Ang pagiging teenager, isa sa pinaka-exciting stage ng buhay. Puno ng masasayang experiences at unforgettable moments. Pero may ilang mga kabataan, tila naiiba ang karanasan. Sa kanilang murang edad, hindi biro ang pinagdaanan nilang mga pagsubok. Tulad na lang ng kwento ni Janela Salvador at Jerome Ponce, o mas kilala bilang magkapatid na Nikki at Luke sa Be Careful With My Heart, ang kanilang certified inspiring kwento sa SIR Anak. Bago pa man sila nakilala bilang mga anak ni Sir Chief, sila'y mga simpleng kabataang minsan lang ding nangarap. Noon pa man, suki na ng mga auditions ang dalawa. And when you were six, nag-audition ka naman for Going Bulilit, pero hindi ka rin natanggap kasi sobra ka daw mahihain. At first, parang hindi talaga ako nalungkot, pero nahiya kasi talaga ako, so siguro hindi pa ako ready na. Okay, yun naman, Jerome, dalawang beses ka daw pumila sa PBB Teens. 3 a.m. Ang gawa na sa pilahan kung sino mo una. Nakapasok kami mga 6 a.m. na, may araw na. Talagang sobrang nawawala na ako ng gana that time. Pero gusto ko talaga eh. So pumasa na naman ako. Hanggang sa round 5, but then we're gonna wait for the call back. Pero wala. Maaga man silang naging abala sa pagpasok sa buhay artista, hindi raw ito naging hadlang para magkaroon sila ng typical na buhay teenager. Parte na ng teenage lives, eh ang love. Ikaw, Janela, when you were grade 4 hanggang grade 7, anak ni Bong Navarro, niligawan ka daw niya grade 4. Kasama pa niya yung mom niya. Talaga? Yeah, okay. Pumunta sila sa bahay, tapos binibigyan nila akong frozen yogurt, chocolates. I was in EK kasi with my friends. Pinuntahan pa niya ako. Tapos, okay. Gusto niya daw kasi ako makita sa birthday niya. Kumbaga nagkaedad ka na ng konti, marunong ka naman digaw. Yeah, bahala mag-cellphone. Ayaw niya kasi, ayaw ni ng dad ko kasi baka daw madami daw matutunan. Oo. Meron kaming trabahador. Ay, okay, oo. So, may cellphone siya. Crack yung screen. Crack pa yung screen niya, touch screen siya. Piling ko yung phone mo, ah. Ganun, 500. Ay, no, 1-5 siya. Okay. Ako, decidido ako matext yung girl, oh, eh. Oh, so... Text kami. Sige, after class, diretso ako dyan. Takas ako sa guard. Jeep ako, papunta dun sa kabilang school. Bilang mga teenagers, naging normal ang takbo ng mga buhay ni na Jerome at Janela. Dahilan para hindi maisip ng kahit na sino na kapwa pala sila produkto ng broken families. 3 taon noon ang only child na si Janela na maghiwalay ang mga magulang na sina Janine Desiderio at Juan Miguel Salvador na parehong nasa showbiz. One day you just woke up and he's gone. Yeah, Pero meron siyang iniwan na gift for you. So yun, pagising ko, I had chocolates. Sanay na talaga ako noon na laging wala yung dad ko kasi I'm more of with my mom lagi. Tapos yung dad ko, he always has a show or a gig. Kailan mo nalaman na talagang, ay, he's not coming back anymore. One day, parang hinanap ko yung car niya. Sabi ko, Mommy, where's the white car? But hindi ko na nakikita? Parang biname ko pa yung mom ko kasi sabi niya sa akin, he has a girlfriend na, he doesn't like me anymore, blah, blah, blah. Yun yung sinabi niya sa akin. Tapos sabi ko, why? Why doesn't he like you? What did you do to him? She told me nga her heart was bleeding talaga for me kasi every time I saw a guy outside, a driver, a man, whoever. I called them Papa, lahat ng guys. Habang si Jerome, marami din daw natutunan sa pinagdaanan ng kanyang pamilya. Parang bata ka pa lang daw, marunong ka na mag-handle ng pera. Yung dad ko kasi, yung may business kami nationwide. 15 pa lang ako, sinasama na ako sa truck. Okay. Nagbubuhat ako ng mga bundle na paper na parabihan kami ng mga kargador. Lumalaban ako kahit payat ako. So dun naisip ko na parang mag-iipon ako dahil binibigyan ako ng allowance kahit papano. Sa amin kasi parang kapag may gusto ka, sarili mo na lang kasi sayang yung pera. Paano ka ginawang matatag nito yung mga experiences mo? Ako, syempre, aminin ko that time na parang realize ko parang I'm unlucky. Kung anong estado ng family, may kita ko syempre TV. Wow, family ganito. Pero kami hindi. That's why natuto na ako mag-computer. Every time nagko-computer ako, ang saya ko, nami-meet akong friends, so nawawala. So, dinivert mong attention mo sa friends, sa computer games, because pag naglalaro ka, you feel happy. Mga oras na yun talagang, inisip ko naman siya, pero nung nag-computer na ako, hinayaan ko na lang. Dahil dati, all I do is isipin ko na sarili ko mag-computer, but now isipin ko yung sarili ko kung paano ako magkakaroon ng buhay na maganda para sa future ko. Kung meron kayong isang bagay na gustong ibalik, or itama pagdating nyo sa mga pinagdaanan nyo? Gusto ko ibalik yung Sunday family bonding. Kasi when he left, nag-stop na talaga. Mom ko na lang kasama ko. Yeah. Siguro wala kasi sa ngayon kasi napakasaya ko na. But
meron siyempre, talaga hindi tayong perfecto lahat. Mm. So, may kulang. Okay, bago tayo mag-end, meron akong... I have a letter para sa in... Well, this is for you, Jerome. And this is for you. Sa akin, galing sa sumunod kong kapatid. Hi, Kuya. Naalala niyo po ba nung bata pa tayo? Sabi niyo, gusto niyo mag-artista. Pero so... Ayak na yan! Sobrang clueless tayo kung paano... Kung paano ma-achieve yun. And now, here you are. I'm very happy that you fulfilled your dreams and I can see na masaya at nag-enjoy ka sa ginagawa. Pwede ka. Go lang. Iyak ka lang. Okay lang. Pasa na nga lang, hindi ko kaya. I know that you deserve it kasi nagpursigi ka talaga para makaabot ka sa point na yan. Thank you po for letting me be part of your achievements. Thank you po sa lahat-lahat, lalo na sa pagiging kapatid sa amin. Good luck sa career mo, bro. Love you, bro. Okay, your turn. Dear Janella, I just want you to know that I'm very proud of you. I love you. Even if it doesn't seem so at times. I probably seem to always scold you about things. But behind all that is my deepest desire to bring out the best in you. And you may have thousands of fans now, but you must remember that before all of them, I was and always will be your first and number one fan. I love you with all my life. And most important of all, Shmorg. Hey, thank you so much, Jerome and Janella. Maraming salamat. 3-4!